At sa umagang ito, let us all continue to study the Word of God. Isaiah 59 verses 1 to 15. Minsan lagi tayo nagtatanong, bakit tayo nakararanas ng mga matinding kahirapan? I remember in one of our Bible study na ang kasalanan natin na hindi natatapos lamang doon sa gumawa ng kasalanan. Sapagkat unintentionally, we have no idea that the sin will continue and continue to do its trouble. Limbawa, sabi nga natin mga kapatid, ikaw siguro marahil ay nagdurusa sa iyong kasalanan o nagdurusa ka dahil sa kasalanan ng iba. It doesn't mean na nagdurusa ka sa kasalanan ng iba, that is injustice. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, na sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa salibutan ito. At sa pamamagitan din ng isang tao, ang ating Panginoon Jesucristo, pumasok ang kaligtasan. So mga kapatid, sa oras ito, Isaiah 59, speak the root cause of trouble, not only in our lives, but to all the nations of the world. Ang sabi po ng Isaiah 59, verse 1, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. So, tandaan niyo po, mga kapatid, hindi maikli ang kamay ng Diyos at hindi siya bingi. Lagay niyo nga dyan sa comment section, hindi maikli ang kamay ng Diyos at hindi siya bingi. Okay? So, tandaan niyo po, minsan sabi nga natin, bakit hindi tayo tinutugon ng Panginoon? Lagi ko pong pinapaalala sa ating mga teachers, sa ating mga leader, sa ating mga tagapagturo, that the Bible is telling us that God answers prayer. No? Sabi nga ng aklat ng John, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you desire. Mga kapatid, minsan, nakakalimutan natin yung nakalagay sa banal na kasulatan. If you abide in me and abide in my word, then you can ask for everything. So, hindi po pwede mauna yung gusto nyo at susundan ng inyong pagpapasakop sa Diyos at pananalangin. Hindi ganyan ang tinuturo ng Biblia. First, abide in the Lord, then abide in His word, then you pray. Then you ask. Kaya sa pagkakataong ito, anong ibig sabihin na ang kamay ng Diyos ay hindi maikli at hindi siya bingi? Totoo po yan mga kapatid. Minsan sabi nga, Lord, bakit hindi ka nagpaparamdam? Ba't hindi ka tumutugo sa panalangin ko? Kapatid, minsan masyado po tayong nakatuon sa ating problema. Kung sino ang tinititigan mo, siya ang nakikita mo. Kaya nga kung nakatingin ka sa problema, so sino makikita mo ang problema? But if you will diligently search God, kung hanapin mo ang Panginoon ng taos puso, masusumpungan mo siya. Okay? So, paano ba nagsimula ang kaguluhan sa buong mundo? Bakit nagkaroon ng kapigatian? Bakit nagkaroon ng kasakiman, kasamaan? Brothers and sisters, hallelujah, the root cause of everything is sin. Yung kasalanan. Okay? Ulitin ko, the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear.
Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo ay diringgin niya. So, maliwanag po ang sabi ng unang talata. At bibigyan tayo ng kasagutan dito sa ikalawang talata. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. So, kung bakit hindi kumikilos ang Panginoon, hindi ibig sabihin, hindi nakilos ang Diyos o hindi niya kaya, no, amen. Sin separate us from God. Kasalanan, ang may kasalanan sa nagaganap sa mundong ito. Nagsimula sa kasalanan ni Adan at ngayon, nanganak na nanganak. We know days are becoming more evil. Nagsimula lang po yan sa pansariling desire or lust, no? Na umunlad. Kaya lang yung paghahangad na umunlad, nagturo sa kanya na magdaya o gumawa ng kasalanan. Okay, manira minsan. Magsinungaling o higit sa lahat, pumatay, nakamatindi. Ang simpleng pangungupit na naging magnanakaw. And then mula sa pagnanakaw, ang pagpatay. So sin begets sin. Ang kasalanan ay nanganganak at nagbubunga ng mas malalim na kasalanan. Ano ibig sabihin nito? The more bigger is your sin, the less your sensitivity to the truth and to the real situation. Okay? Ngunit ang sala mo ang naging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Kapatid, hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Pag gumawa tayo ng kasalanan, tayo ang lumalayo sa Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos, mananatili siyang Diyos at mabagin, pero ang kasalanan sa ating buhay ang siyang bumabago sa atin. Remember in the book of Genesis, sa buhay nila Eva at Adan, nakita nyo kung paanong on the day they committed sin, they hide. Nagtago sila. At nag-cause ito ng fear, no? Nakita niyo yung pag-alienated nila, no, mula sa close relationship with our God the Father. Nakasama nila sa hardin. That yung place ng hardin na yon ay talagang sapat-sapat, no, sa pangangailangan nila. Hindi sila kinakapos. Hindi sila short na supply, no? Yun naman ang totoo eh, hindi naman tayo dapat kakapusin, but because of sin, people become corrupt, no? Nagkokobet siya, iimbot siya. So, meron nga tayong isang kasabihan, yung tinatawag na tubong lugaw, no? Ano yung tubong lugaw? Na habang kumikita yung lugaw, no? Binabawasan yung ingredients, dinadagdagan ng tubig, dinadaya para mas makatipid at mas malaki ang ganansya. But that is not good. I remember yung isang brand ng tuna na napakasarap nung bagong siya. Sabaw pa lang, no? Mantika pa lang niya ay masarap ng ipang sabaw sa kanin. Pero napapansin namin habang nagtatagal nawawala yung lasa. Okay? So, in a way, ganyan po ang tao. Na kapag nga kumikita, naghahanap ng paraan para makatipid, para mas malaki ang kanyang ganansya. So, this is still a sin. Kasalanan. No? So, simpleng pag-iimbot, simpleng kagustuhan na umunlad, ngayon, para umunlad siya, gagawin niya lahat
para magtagumpay. Unti-unti, kinakain siya ng kasalanan. Hello? Nakuha niyo po ba yun? So, sa tandaan po natin yan. Kaya sinabi pa dito, ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. Kung ang Diyos ay nagbabantay sa atin 24 hours a day, 7 days a week, bakit nakakalusot yung ibang mga bagay? Ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, walang bagay na hindi nabubunyag. Kung tayo nakagawa ng kasalanan, makikita ito sa ating buhay. Lilitaw at lilitaw ang bunga nito. Yes, sins can be forgiven. Ang kasalanan ay mapapatawad. Pero ang bunga nito, hindi mo maitatago. At the end, you will pay for the price of committing sin. Pastor, di ba pinatawad na tayo si Lord? So, wala na tayong kasalanan. Yes. Pero kung nagkasala ka at ito ay may bunga or consequence, mararanasan mo to. Ito yung maniningil sa iyo. For example, inabuso mo yung katawan mo nung ika'y kabataan. Pagtanda mo, maglilitawan ang bunga ng iyong pag-aabuso sa katawan. Hello, naintindihan niyo po ba yan? O kaya yung galit, yung sama ng loob, nagsimula sa sama ng loob hanggang maging bitterness. Ano yun? Ang palaya. Bitterness. Ano ibig sabihin ng bitterness? No? Ang taong galit, iba yung bitter sa taong galit. Yung taong galit, galit siya, bumababa yung ano niyan, mood. No? Mula sa galit na parang vulkan, and then later, bababa at bababa, pero yung bitterness o kapaitan, yan ang isang klase ng galit na hindi nagsasubside. Maamoy lang yung tao na kinamumuhian niya. Marinig lamang yung kapangalan ng taong kinamumuhian niya. O lahat na may kinalaman doon sa tao, kapatid, hindi nagbabago yung galit nito, yung bugso ng damdamin. So these things, no? Kaya nga yung di tayo magtataka kung minsan may mga tao na bigla na lang sasabog, makakagawa ng kasalanan at bandang huli, sakala niya ma-realize yung kanyang pagkakamali. Kaya nga sa mga Pilipino, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hello? Kaya mga kapatid, yung mga bagay na ito, yung kasalanan, no? Ang bilis ng tao magdesisyon. Ang bilis ng tao na gawin ang mga bagay na ito, okay? Minsan, feeling niya, siya lang ang dapat pagpalain ng Diyos. So that is also a sin. Tuloy natin, nagkasala kayo, nagtigmak sa dugo iyong iyang inyong kamay, at sa inyong labi ang namumutawi kasinungalingan. Ano yung dugo na tinutukoy? Ito yung bunga ng ating mga kasalanan, no? Ito yung consequences. Ito yung mga fruit ng ating mga nagawa. Kaya nga ho mga kapatid, hallelujah, kalulungkot na tumataas ngayon ang bilang ng mga pamilya na broken o nagkahiwalay na. Mga magulang na naghiwalay. Mga anak na hindi pinangangalagaan ng magulang o walang magulang na nangangalaga. Okay? Ang nakalulungkot, whatever happened to this family, no, yung nagawa ng magulang ay susundan ng mga anak. And things are getting worse and worse. I remember, meron tayong nakakalungkot na kasaysayan sa mga OFW na yung isang ina ng nais lamang ay mapaulad ang kanyang pamilya kaya nang ibang bayan. Kaya lang, habang siya nasa ibang bayan, na humaling ang kanyang asawa sa iba at ang kanyang mga anak ay nagumon sa pinagbabaw sa mga bisyo na ikinasira ng kanilang buhay. Hello. So, naging sensation to at ang nakakalungkot, hindi ho naging masaya ang
buhay ng pamilyang ito. Sabi nga natin, there is a way that seems right to men. Meron ta, akala natin tama. Akala natin yun ang kailangan. Alam niyo mga kapatid, pag tayo ay kumakaharap sa pagsubok, sa mga matindi pangangailangan katulad ng financial, sabi ko nga sa inyo, rejoice when you are facing trials and sufferings. Number one, they are temporary. Number two, when trials come, expect God will move. Kasabi nga natin, gagawa ng paraan, mangungutang siya, mababaon sa utang. So sabi nga natin, sa halip na humingi ng karunungan, do not panic when trials come. Do not panic when suffering come. Ilagay nyo nga dyan sa comment section, do not panic. Kung may malaking bagay ka na, na pangangailangan pinansyal, pambayad sa ospital, sa gamot, no? Nagkaroon ng problema, kailangan ng pinansyal. So those things, do not panic. Sabi ni James, no? Ask for wisdom. Ask for wisdom. Huwag kang kumilos at magdesisyon ng may kabalisahan. Magdesisyon ka at gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. At asahan mo ang Diyos ay tutulong sa iyo. When it is too big for you, when it is too heavy for you, accept the truth that these things happening in your life, you need God. We need God. Tandaan niyo po yan. We need God. Kaya nga isipin mo, nako, busy si Lord. Hindi mo nilalapit sa Kanya. Pag di mo na kontrolado, saka mo lang ilalapit. Kapatid, hindi yun doon sa worst situation. Doon pa lang sa simula, Lord, gabayan mo yung buhay namin. Yung magiging desisyon ko. Yung aking kakainin, yung aking daramdaman, kung saan ako pupunta at ano layunin nito. Yung mga bagay na ito. If it is something not good in the face of our God, do not expect blessing to come. Hindi ka pagpapalain kung alam mong di matutuwa ang Diyos dyan. Tandaan niyo yan mga kapatid. Tuloy natin, ano yung natigmak sa dugo, ang masakit, yung kasalanan mo, meron kang naapektuhan. It could be your husband, wife, or it could be your family or your neighbor. Marami. O yung tao sa komunidad. So ang isang driver na nagmamaneho ng sasakyan at nagte-text at dahil dun nasakit na aksidente, nakasagasa at namatay yung biktima nito. So kasalanan ito nung driver sa hindi niya pag-iingat. So sabi nga natin yung mga bagay na yan sa mga sunog, yung mga bahaya na nasunog dahil lamang sa isang kandila na hindi napatay o pinabayaan. So, nadamay ang buong komunidad. These things. Okay? So, sabi nga natin, when it comes to sin, hindi matatapos ang listahan ng bunga nito sa tao hanggat hindi siya lumalaya. Nanganganak, dumadami na dumadami hanggang hindi ka na makaahon. Ang dati na kontrolado mo, na kaya mong kontrolin, bandang huli, ikaw na ang kokontrolin ito. Kaya sabi ng Isaiah 59 verse 4, kasi hindi kayo tapat. Di rin nagtatapat kung may sakdal kayong pinaghahabol. No? Nakakalungkot na yung dating kasabihan na mga kabata, ang mga bata ay inosente, na ang bata walang hindi nagsisinungaling ay mukhang kabaliktaran na ngayon. Hindi naman dahil sa nagbago ang mundo natin, kundi ang nagbago ay lahat ng tao. Sa simpleng pagdating lang ng maniningil ng kuryente at tubig, o maniningil ng utang, doon pa lang may pagsisinungaling na pagsinabi, sabihin mo wala ako.
Okay? At kung ano-ano pa. Hello. Hindi kayo tapat kapag nagsusumbong. Di rin nagtatapat kung may sakdal kayong pinaghahabol. Ang batayan nyo ay kasinungalingan. Gawa-gawa lamang at ang iniisip nyo ay masamat pawang kaguluhan. Kahit nga lang ho dyan sa kalsada, no? Habang kami papunta kila Brother Jose, nakakainis. Noon di ako magtataka kung bakit minsan may mga nagbabarilan, may nagpapatayan, no? Diyan pa lang sa kalsada. No, kung maikli ang pasensya mo, talagang konting may ilang distansya pa lang, makakahanap ka na ng kaaway. Nakuha nyo? Kasi ang gusto nila, makarating sa paroroonan nila, keso sumingit-sumingit, kaya yung pagsingit-singit, yung pagliko-liko, alam nyo po ba, nakakabagal yun eh. Nakakasagabal yun sa trapiko. At sa halip na isa lang o dalawa, masakit, pahaba yun ng pahaba. Marami, mas marami ang napapahamak o nadadamay sa katigasan ng ulo ng tao. Okay? Pawang kasing nungalingan, kaya nga po mga kapatid, iisip, sasabihin nila, ano ang nagawa ko? Napakabuti ko naman. Bakit nangyari sa buhay ko ito? Na ang tingin natin sa sarili natin ay hindi dapat pinarurusahan o hindi dapat nakararanas ng kahirapan. But the truth is, because of our sin, this trouble comes in our lives. Okay? Tandaan niyo po yan mga kapatid. Verse 5, gumagawa sila ng bahay gagamba at itlog ng ahas. Pinipisa nila. Sinong kumain ng itlog nito ay mamamatay. Bawat napipisa ay isang ulupong yaong nakikita. What are these things? Okay, alam naman po natin yung tinatawag nating gagamba, yung bahay niya, no? Ang purpose noon na hindi para may bahay ang gagamba. Ang purpose ng sapot o bahay ng gagamba ay para makasilo, makabitag ng mga pagkain. No, para madikit doon at maging pagkain ng gagamba. Ganun din ang tinatawag nating ahas, no? Na sabi nga, kaya katakutan ng mga tao na hindi mo alam kung kailan aatake. Sino, sabi nga, lahat sila ay mamamatay, no? At ito ay isa simpleng unang-una dahil sa kanilang needs to survive. Na totoo, sabi ng mga scientists na mga ahas ay hindi aatake kung hindi maapakan o hindi guguluhin sa kanilang tahanan ang masakit dahil sa paghangad ng tao, pati kagubatan, bundok ay tinitirhan na. Mga tirahan ng mga hayop na nilikha ng Diyos at dahil dito, napupunta sila sa mga bayan, sa mga lugar ng tao dahil sinasakop na ng tao yung mga lugar na intended sa kanila. Okay? So, totoo po yun. So, nagsimula, paghangad, no? Paghangad na umunlad, paghangad na kumita. Hello? So, everything is all about sin. Verse 6, ang hinabi nila hindi magagamit pagkat walang taong magsusuot nitong damit na panakip. Ang mga ginagawa nila ay kasamaan, pawang panggugulo, iyong ginagawa ng kanilang kamay. Hallelujah. Kaya nga, yung mga tinatawag nating mga terms ngayon, no, patungkol sa mga tismoso at tismosa, sa mga taong nagsisinungaling, habang tumatagal, yung pagsisinungaling at pagkakalat ng chismis ay nagiging bisyo na. Bisyo na marami silang sinisirang buhay. Bisyo na nakapapatay sila ng relasyon. Hello? Naiintindihan nyo ba yung bagay na ito? These are not caused by God. Hindi ang Diyos ang may gawa sa mga bagay na ito.
I remember yung isang kaso ng pagpatay diyan sa isang lugar sa Pasay City sa isang high-rise building, no? Na isang taga-probinsya ang nagwala at marami siyang napatay doon sa high-rise building na yon kasama ang isang bata. At anong ugat noon? Later, they found out na lumabas yung tinatawag nating adultery. Okay? So, meron siyang isang relasyon na hindi nararapat at nawala ng kontrol, kaya nagawa niyang pumatay. These things kills. These things destroy. These things cause trouble. At hindi ako magtataka kung kahit ang mga bansa ay mananakop at mananakop para lamang manatili siyang malakas, malaya. Okay? Nakakalungkot lamang na ang kalayaan na sinasabi nila ay kailangan gamitan ng dahas o pagpatay. Sabi nga sa akin sa isang ng isang guru ko na ang kalayaan ng tao ay nagwawakas kapag naapakan nito ang kalayaan ng iba. Malaya kang gumawa ng gusto mo, magsaya, no? Pero kapag naingayan na ang kapitbahay mo, ang kalayaan na 'yan ay mali na. Okay? So, sabi nga gusto mo ng tahimik, ayaw mo naman magpatahimik. Hello, Pastor, bakit ang dami may example? Ang pinag-uusapan natin, kapatid, big troubles came from small sins. Nanganak lang. Tuloy natin, mga kapatid, that so the Bible is true. The Bible is telling us the truth, hindi bias. Mga taong ito sa gawang masamay, mabilis ang paa. Mabilis ang kamay, magbubo ng dugo ng mga walang sala. Pag-iisip nila, sa bawat sandali, pawang kasamaan, mga paninira at pananalanta ang layon sa buhay. Hello. Ewan ko ba, minsan sasabihin nila, kapat, ano, Brad, sister, alam ko, kaibigan mo ako, hindi ko matitiis, hindi mo alam ang totoo. Minsan, ang nakikita lang natin ay yung panlabas. Hindi natin nakikita yung katotohanan sa loob. Ang bawat kwento ay may mga detalye na hindi naman nakukuha sa pamagitan ng pakikinig lamang. You know, yung pakikinig lamang, yung bang sa malayo o kaya sa patingin-tingin lamang. Okay? And then, ikikwento mo to as truth, no? Ipopose mo to as truth. Kaya nga yung plano nila, yung mga umuutang, ay sisingilin nila through FB. Hello? Gawin niyo po yan. At sinasabi ko sa inyo, makukulong kayo. Kahit ano pa, ganok mang kalaki ang utang ng isang tao, meron tayong batas na nagpo-proteksyon sa karapatan ng bawat isa. Kaya nga ho, mga kapatid, kaya dito ay magtataka, isang kabataan, wawakasan ng kanyang buhay, at isang bata, minsan bata talaga, bata pa, nagtatangka na, na gumawa na masama o tapusin ang kanyang buhay. Why? Sin. Kasalanan. Hallelujah. Isipin niyo kung ang mga anak ay walang magulang na gagabay sa kanila. Mapupunta sila sa kalsada, gagabayan ng mga masasamang impluwensya. At ngayon, makikita natin ang epekto nito sa ating komunidad. Magiging magulo ang bayan natin. Kung hindi nga tapat ang isang politiko sa kanyang asawa, paano niyo masasabing magiging tapat siya sa paglilingkod sa bayan? Kung hindi niya pinangangalagaan ang kanyang mga anak, paano natin masasabi na dadalhin niya ang bayang ito sa kaunlaran? Sin destroys everything. But God is the answer to these things. Kung gusto mo lumaya,
ang Diyos ang sagot. Brothers and sisters, we will continue this tomorrow. Yung ikalawang bahagi nito. Katotohanan na sinasabi ng Biblia. God never cause trouble in our lives and even in our nation. Sabi nga natin, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to its people. Kaya nga, kapag naghari ang kasalanan sa bayan, pagdurusa ang bunga nito. A sin of one person can affect even the nation. So brothers and sisters, always put this in your heart. We need God. Lagay nyo dyan sa comment section, kailangan natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po ng marami sa inyong pakikinig. Pag-isipan nyong mabuti. Dilidiliin nyo yung mga salitang ito maghapon upang maunawaan nyo ang katotohanan at ang kalooban ng Diyos na iligtas ang tao mula sa salot ng kasalanan. God bless you. Sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos may kalayaan. Si Kristo ang katugunan sa lahat ng pangangailangan. Magandang umaga. Sa Diyos lamang ang papuri.